aking vlog. And for today, ang gagawin ko sa aking pamilya at lalong-lalo na sa parents ko ay ipapamper ko sila for today lang. Magpapamasahe kami, magpapafoods pa, magpapakulay ng buhok, magpapalinis ng mga kuko. At syempre, dapat meron pa tayong ibang gawin. Habang ginagawa natin yon, gagawin ko yung asking my parents questions I'm too afraid to ask. So, lahat ng mga kinakatakutan ko na tanong, tatanungin ko yun sa inyo habang nagpapa-foods pa kayo. Okay. Kasi baka masyado kayo masarapan, foods pa lang eh. Kailangan na masarapan kayo. So, hindi naman English yung mga tanong. So, malaking tulong sa atin ang Mobile Spa Manila. Ayan sila ate. Mobile. Ayan. Sila yung gagawa sa amin for today. Ito yung isang pa si ate. Ayan. Dito lang yan sa bahay namin. Very safe sila, don't worry. And lahat kami nakapag-swap. So, let's go! First question. Hindi ko pa natatanong sa inyo at saka medyo takot ako sa inyo. Proud ba kayo sa akin at bakit? Oo naman. Bakit? Proud na proud na proud. Ba't umiiyak ka nga? Puts ka to ah! Nasaktan ka man ni ate? Ba't pinakalakot ate? Ba't umiiyak ka nga agad eh? Parang masakit. Kuchilyo yata gamit sa paa ni mama. Hindi! Sabi ata napapalakas yung sasawa ko dyan. Ano? Bakit? Bakit pa? Una sa lahat. Hindi, yung pangalawa sa lahat na lang. Sa may pangalawa ka lang anin pa. Napaproud kami sa'yo. Ano naman, sabuti mo. Hindi naman magpakailanman to, black rose. Next question na nga, parang ano to si mama eh. Madamdamin po talaga si mama. Kahit manood lang ng ano, wawawin. Next question. Mahal niyo pa ba ang isa't isa? Oo naman. Wow. Pero gano'ng kadami yung mahal? Sobrang mahal. Hindi kaya bilang. Ikaw pa, si mama lang yung mahal mo o meron pang iba? Nasaan si mama mo. Okay. May mga ex pa ba kayo na hanggang ngayon kinikisip nyo pa rin? Hindi. Wala. Ay, meron si papa. Sanaya. Wala. Si mama, wala talaga kasi wala naman siyang ex. Wala. Si mama lang yung nyo. Charot. Wala naman nagkagusto sa'yo. Sa mama ko. Wala naman nagkagusto sa'yo. Hindi. Marami nagkakagusto. Ano ka makakas? May pizza mo dalawa eh. Uy, bakit ako lang dito? Sa dami ng maliligaw ko mga babies, kaya lang pumupukod tangin-tangin. At ang liit pa, bumili pa yan ng boats para lang masagot ko siya. Okay, next! Sinusgahan niyo ba ako sa mga ibang desisyon ko sa buhay? Yes, totoo naman. Oo, talagang yung first decision niya yun yung ayaw ko. Ayaw na namin ulit, nakalaan na yun eh. Okay. Huwag ka natin pag-usapan. Fast is fast. Lumaki po ba ako nang naaayon sa mga gusto niyo? Well, at the first place, hindi ako lumaki. So, hindi po ako napalaki ng maayos. I mean, napalaki niyo ba ako ng yung gusto niyo mangyari sa akin? Oo naman, napalaki ka namin ng maayos. Yun nga lang, darating talaga sa part na yung tao nagkakamali. At least, nagkakamali, natuto siya o natuto na siya. Nagbawago. Yes. Kapag nagkaroon ka ng kasalanan, kailangan mo yung i-admit sa sarili mo, aminin yung pagkakamali mo at saka baguhin yung pagkakamali. Yes. Weird ba na matanda na ako ngayon? I mean, naiisip mo ba na parang, bakit parang natanda mo na? Hindi, parang hindi ka tumatanda. Hindi naman. Para sa akin, ikaw parang yung baby ko. Wow! Ikaw pa rin ang baby ko. 1,000. May mga pinagsisisihan ba kayo na bagay na hindi nyo nagawa? Kasi yung lahat naman na hindi namin nagawa na na-portray naman ba? Anong bagay yung gusto nyong gawin ko bukod sa pag-artist? Modeling halabot. Ang bastos ng bunga nga ko pa. Yung magsayaw, masayaw mo. Pag-tanta na sa'yo, acting. Ano, na lang, kulang. Ako wala na. Parang ano yun. Hindi, kunyari na lang, kung hindi ako artista, feeling nyo ano ako? Gusto ko ano, magiging doktor. Uy! So hindi kami mayaman, kung doktora lang. Naging hadlang ba yung mga anak nyo sa pagkamit ng mga pangarap nyo? Well, okay na kami sa buhay na gano'n. Masaya na kami, nagkaroon ng bahay. Tsaka mababayad yung mga anak. Masaya pa ba kayo bilang mag-asawa? Oo naman, sobrang. Sobrang saya kasi ano na nga yun, hindi na kami mag-asawa. Okay, ito next. Masaya pa ba kayo sa mga apo niyo? Sobra. Lalo na kayo. Sure? Kaya pag wala siya rito, ako namimit ka namin kayo. Pag nandito, kailan uwi mo ng kami? May! Paborito ba kayo sa aming magkakapatid? Hindi na kailangan tanongin si mama. Wala. Ako. Ma! Charot! Hindi
Sabi nung isa kong kapatid, di na ako hihingi sa'yo. After 1 hour, mga pangipan nilaw. Hindi na kita bibigyan. After 2, oh, ito 20 seconds. Ito 20. O, oh, ito 20. Hindi ko nung pagkaan mo. Ikaw ba, sino paborito mo sa aming magkakapatid? Wala eh, paano na lang, parehas lang. Parehas lang. Pantay-pantay lang. Charot! May mga araw ba na naisip nyo na ayaw niyo sa amin? Wala. Pero parang malalim yung word na ayaw, no? Siguro inis. May mga araw na inis. Nagagalit. Normal naman yan. Gusto nyo pa ba ng isang anak na babae bukod sa akin? Oo naman. Kaya lang, matanda ka na. Paano pa tayo magkaanak? Matanda na. Ano pa? Ang lalaki kasi hindi tumatanda. Alam yan, ha? Oo, tama. Eh, ito kasi may nupon na. Paano pa kayo magkakaanak? Hindi, pwede ka nga sa iba. Sa iba na lang. Pag-isipan mo ba? Huwag mo na pag-isipan, gawin mo na. Hashtag palaban. Okay, next. Nagdalawang isip ba kayo bago kayo ikasal? Hindi. Hindi kayo nagdalawang isip? Hindi. Kasi alam mo bakit eh? Siya kasi yung pinili ng mama ko. Ay, ayoko nga sa kanya. Hindi ako magdadalawang isip. May shotgun sa likod mo. Kasi nakuwento sa amin dati nila mama na hindi talaga niya gusto si Papa dati. Tapos, ang may gusto talaga kay Papa, yung mama niya. Tapos sinunod niya yung mama niya. Tapos, right choice talaga. I mean, tama na pinili niya si Papa kasi mama knows best talaga. I mean, yung mga nanay talaga natin yung mas nakakaalam ng lahat. Lalo na yung mga decisions natin sa buhay. Mas alam nila yon sa atin. So, yun. Next question. Ano yung mga wish nyo na dapat matupad pero hindi nangyari? Lahat natupad? Oo, oh, naman yung wish mo lahat natupad. Oo, oh, wala na kong hihingi. Ano lang naman kasi kami, hindi naman kami mayaman na mag-ulit ng program. Oo, yung nagkaroon lang ng bahay, nakakakain ng ano. Maayos. Oo. At hindi nagkakasakit. Oo. At wala nagkakasakit. Malaking sa ano na yun eh. Sa anak. Sobra na yung magpapayaman kapatid. Saka sa panahon ngayon, kapag healthy ka yung buong family, sobrang thankful ka na dapat. Bonus na bonus. Diba? Kasi ang hirap ngayon to stay healthy, lalo na yung buong pamilya. Kaya kami very ingat na ingat kami pag galing kami sa labas, galing sa trabaho. Kasi si Papa senior na, tas yung mga pamangkin ko kasama namin dito sa bahay. Next question. May mga nagawa ba kayong kalokohan nung bata pa kayo? Ako wala. Ang pagkakatanda ko, ako wala kasi... Ang perfect mo naman! Ako kasi yung ginawa sa pagyayabang ganda mo ka. Diyan na yung perfect. Ako na yung hindi. Bakit naman yung dalawa first? Pwede naman perfect kayong dalawa. Oo naman. Pabait ka rin eh. Hindi pwede. Ikaw pa, ano yung mga kalokohan mo na nagawa? Ay, hindi ang kami kalokohan. Hindi ako masyado. Charot! Okay, next. Ano ang mga magiging dahilan pag dumating yung araw na iwan nyo kami? Ano kaya sa tingin nyo yung rason? Kunwari lang, dumating sa panahon na iwanan nyo kami. Ano yung rason nyo? Siguro kung may mga talagang may pamilya na kayo lahat. Mm-hmm. Pwedeng ganun. Ano na kami ni Ma'am? Pero gusto ko kasi pag may pamilya. Oo, ang batara sama-sama. Ay, hindi. Wow. Hindi ko gusto. Charot lang. Maingay kasi si Mama sa umaga. Dito po, sa bahay namin, hindi po tilaok ng manok ang nakakagising sa akin. Yung tilaok ng mama. Tilaok ng mama ko. Ay! Ano ka? Siguro sa ko. Ay, okay. Umaga na. Okay na, umaga na. Hindi yung tek, tilaok. Hindi po ganun. Okay, next. Gwapo at maganda pa rin ba yung tingin nyo sa isa't isa? Para sa akin, ako maganda siya. Hindi ka pa, Papa. Kasi yung bukit. Bakit? Alam mo nga, ang taas ang tingin mo sa sarili mo. Sa akin? Maganda siya? Hindi na, pero umasa kasi siya eh. Hindi na, iba yung galagat yun. Laki-laki na ng braso, malaki pa kang braso sa akin, tapos hindi mo maganda. Namuha yung puso niya. Kaya lang, mahal ko, ito yung ano ko eh, ito yung ginusto ko eh. Kaya mahal ko. Sila atin, natatawad na inyo eh. Hindi kasi tingnan mo naman yan, yung bilbil na yan. Braso. So, ikaw, ma, gwapo pa rin ba yung tingin mo? Gwapo pa rin. Oo, gwapo pa rin kasi mabaitse eh. Na-imagine ko, pag matanda na ako, tapos may asawa na ako, parang feeling ko ganyan, ah, dati gwapo siya. Ganun ba, kapag tumatanda na, parang nagbabago pa rin yung tingin mo, pero mahal mo kasi. Kung formula yun, babe. Yung tingin, kasi, wala eh. Kasi talagang ganun eh. Lalo na nakakakita ka sa TikTok na magaganda. May maganda, kaya lang iba yung mahal eh. Pamilya, mahal mo, sin. Walang ano yan, walang palitan yan. Ano na yan? Forever na yan.
Eh, ito, ma. Ano? Sa tingin mo, macho pa rin at saka sexy pa rin si Papang. Oo, pogi pa. Uy, ang tapang ng hininga nito. Ikaw pa, sa tingin mo, sexy pa rin si Mama? Naman na dyan, sexy. Okay, next. Natakot ka ba dati, ma, na magiging nanay ka na? Hindi. Bakit? Eh, kasi kagabay ko nga si Mama. Ano ba si Kuya mo ang pungi? Kaya yung tipo na si Kuya mo, yung nagkaanak na gusto mo patunda. Oh, yung lumabas bakla, yung tipo na gusto mo na ihinto naman. Yung pala, yun pa yung ano. Yung pa yung ano. Yung pa yung mas okay. Yes. Kaya hindi mo talaga pwedeng underestimate ang isang tao. Alam mo yung mga magulang na yung bakla yung anak nyo, huwag nyo masyadong ano, maliitin. Mga matatalino, karami ang bakla. Hindi naman natin kasalanan na nagkaanak tayo ng bakla. Sila rin, ayaw nila na maging bakla. Maging bakla. Walang gusto na tao maging bakla. Walang gusto ng tao na maliitin sila, bulihin, di ba? Wala namang gusto. Ikaso, paglabas pa lang ni Jopay, alam na talaga namin bakla. Buti na tanggap mo kagad si Papay na bakla. Tanggap namin. Kasi maraming ngayon na mga bakla pa na hindi pa makapag-out kasi ayaw na magulang nila. Walang, si Jopay, baby. Kaya yun ang payo mo sa kanila pa. Binigay din ng Diyos yan. Kasi back to the Bible, Sodom ang Gomorrah, may bakla na yun. Ah? Hindi natin pwedeng ano yun. Hindi ko lang alam kung anong versikulo yun. So, kaya ginuno yung Sodom ang Gomorrah dahil ano na sila, laban-laban na babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pabog talaga. Uy, labanan mo yun. Baka nga sabi si Kuloy kasi Muslim ko ako. Yun, no? Kaya gusto ko yan. Kapag ba nagkaasawa ako, gusto mo ma, makahanap ako ng kagaya ni Papa. Yes. Pero kung siya na talaga, at naiintindihan naman niya ang sinasabi ko sa kanya, at nangako naman siya sa akin, siya na talaga, okay lang sa akin. Kasi ano lang. Kaya, meron namang kahawig-hawig ni Tani na meron siyang ganun. Kasi yung kinog ni Tani parang bakla, ganun. Yung parang may inin ba, yung pag kinultay mo ng alas 9, darating alas 12 na. Ganun, ganun siya. Yung Papa ko kasi, pati si Tepan, parehas mabagal kumilos. Parehas mahingin. Pero kung sino na talaga, wish ko lang, okay. Sinong sa tingin mo ang mas bakla, si Papa o yung boyfriend ko? Stan. Si Papa. Mas mahingin yun eh. So yun lang yung mga questions ko at sana na-enjoy nyo. Pero habang ginagawa yun, ipapakita namin sa inyo kung paano kami mapamper ng mobile spa Manila. Kayo, nagpa-aircon si Mama, nagpa-nails, manicure, ganyan. Kamusta naman? Sobrang relax. Sobrang sa pakiramdam. Maraming salamat sa Mobile Spa Manila. Ito yung kanilang mga social media accounts. Kaya kung gusto nyo rin magpa-book, pupuntahan kayo mismo sa bahay nyo. At very safe talaga sila. At speaking of relax, hindi pa tapos ng video na to. Dahil bababa tayo. Let's go! So, may surprise ako sa inyo. Gusto nyo ng relax, di ba? Mahilig sila magpa-relax. Mahilig si Mama magpa-relax na kasi Papa mahilig magpa-masahe. So, ito yung regalo ko sa inyo. In 3, 2, 1, masahe! Maraming salamat, Coach Health PH, dahil meron ang massage chair si Mama at si Papa. Sobrang fan talaga sila na masahe. Talagang lagi yan si Mama pag nakikita niya sa mall. Pumupunta pa yan sa mall para lang magpamasahe ng ganitong maupuan. Napasaya niyo ang Mama at Papa ko. Maraming maraming salamat. And sana nagustuhan niyo itong video na to. I-like at i-share niyo. Sana mag-subscribe kayo. Yes. Thank you, babies! Bye, babies! Bye.